Ayan, magandang hapon. Hapon na nga ba? Hapon na nga. Ito yung kay Sir Louie de Jesus. Oh, okay na siya. Talaga na. Convert na natin. Matagal na. So ngayon sabi niya, okay lang ordinary bath. Dapat magagawa na natin to. Ito po yung isa sa mga sira niya. Bukod doon sa problema na itutorno yung baril niya. Ayan, kilupa yung ano. Kilupa yung kanyang tornilyo. So, ito yung sira niya. Ito po ay putol. Yan. Yan, naulog na. So, ito ay putol. Makikita nyo, ayan siya. Putol siya. So, yung gagawin natin dito, is okay pa siya, oh. Kinis pa. Kasi, dudugtungan natin to. Dudugtungan natin yung labasan niya ng hangin. Pag akyat doon sa butas, pag ganun. So, bumili ako ng materyales yan para mailagay natin sa lath. Idudugtong siya dyan. Bakal po ito. Ganda nga eh. para stainless siya. Dudugtungan natin dito. Yan. And then, ikakasong natin sa torno. Yan. Tapos, ayun. Ikakasong natin sa torno. Dito po, magwi-welding talaga ako. Kasi, idudugtong to eh. Idudugtong dito. Tapos, sa kabubutasan. Yan. Kabutas, bubutasan din yung ilalim niya. So, saka natin papaliitin. Mas maliit po kasi ito eh. Mas maliit yung pag ganun. So, lalagyan natin yung mga. So, talagang kailangan talaga isang masinis. Akala mo, masinis na ako. Hindi pa. kailangan po talaga, at least, marunong tayo mag-welding. So, yun. Kaya, alam nyo naman, magaling ako mag-welding kasi yun nga. Tawag sa akin ng iba, ay boy welding. So, lahat naman ng turnero, nag-welding eh. Kaya sa, nag-welding sila, nagtitig-weld, acetylene, ganyan po yung mga turnero. So, tinawag nila akong boy welding. So, ayos, ang ganda. Kasi, talaga naman, pag hindi ako marunong mag-welding, hindi ako pwede sa ganitong trabaho. So, kagaya nyan. Ano yung fabrication? Dudugtong natin yan. So, i-welding yan para may dugtong yan. And then, we will make sure na to weld. Yun. Tapos, bubutasin natin yan pagkatapos butasan. Saka pa lang natin itutorno siya ng sa tamang sukat. So, ayun. Since ano pa, kung tutuusin ito, mas madaling mag-fabricate ng bago. Fabricate ka ng bago niyan. Bubutasin, titredan, yan, para mailagay yung bolt handle. Then, bubutasan yung dulo. And then, saka ito torno, parang mas mabilis. Ngayon, ang ano dyan, is, since maganda pa naman, tapos mga kailangan tayo ng bakal na ganito, tapos yung labor ng ano, mas mataas, mas mahal, kasi as in bago. So, hindi naman kailangan ganon. Anayin natin yan, tapos ilagay ito dito, yun. So, i-welding, yan. So, alam nyo naman, marunong mag-welding. Kaya, pwede, ano lang kasi ako. Kaya, lumabas lang ako, pupunta ako ng junk shop para bilhin ito. Kasi parang kinukuha, nag-ano ako, magsi-self-quarantine ako kasi nga, hindi ako, dito muna ako sa bahay. Dito lang ako. Kung ano lang yung meron dito, at ito, kaya lang ako bumili nito. Wala naman akong kahalubilong tao doon. Isa lang yung tao na ano doon, may mga ano naman yung social distancing. Kasi sila yung nagbabantay doon, isa lang, wala silang worker sa loob. So, tiwala naman sa akin yung tiwala naman sa akin yung tao doon. Kaya, ako lang mag-isa naghahanap ako doon sa loob ng nabibili ko. Kaya, bumili rin ako ng
Bumili rin ako nitong tawag dito, shafting. Shafting yan, kaya medyo mahal yan. Shafting, gagamitin ko siya sa mga silencer. Sa mga silencer, ang word dito. Ayan o. Ayan, para dito, extension niya. Yan. Gamitin ko siya dyan. Sayang at kulang sa laki. Pero, for the meantime, may magagamit ako. Kasi mayroon tayo na itong, nakakita rin ako doon. Okay, doon ako rin. Kasi magagamit natin yan as barrel extension. So, ititread lang natin yan. Babawasan according to size, bubutasan. Ayan nyo, meron nga, ulunting na binutasan. So, according to size, and then, yon. So, yung itong, ano, para kay Sir Louie, dito muna nga ito. Andyan na siya. Ito, tatrabawin ko na talaga ito. Kasi sabi ni Sir Louie sa akin, okay na sa kanya, kasi pantitiksay niya, okay na sa kanya, kahit hindi siya, kahit hindi bullpup. Kasi, dapat nagawa na yung ano nito, dapat nagawa na yung bullpup niya, ang problema, eh, humihingi pang buuin ko lahat, pati trigger mechanism. So, ang dami pang gagawin para bago man. Ngayon, kagaya kay Sir ano, Herman Abbas, since given, yung ano, since given, kahit di niya butasan, since given yung ibang, yung part niya, ang magiging ano lang is yung, pwede naman tayo yung magtuloy ng butas doon sa mga hukay ng ano, gawin lang ng, gawin lang yung bat. Kasi doon din tayo magbe-base kung saan natin pupwesto yung trigger, kung ano, kaya, ano nila, is buuin ko muna. So, parang medyo, na, ano ko, kasi, parang gano'n, naghihintayan kami nung gagawa ng kahoy. Kaya, ngayon, yung mga kulang na part, yung mga, ano, ikukondisyon ko na tong airgun na to, para makuha na ng Sir Louie. O, ngayon nga, medyo, tight ako sa budget. Medyo kulang talaga kasi ang akin pong allowance para dito is nabili na po lahat ng materyales. Andyan na yung mga materyales. At dapat tayo ay makakasingil na dun sa mga nilagyan natin ng ano ng materyales na yan. Ang problema sa kumbaga, malulungkot nga tayo kasi yung ating tornero nakasakit siya. So, hindi siya makakapaggawa pa sa ngayon. Kasi nga, papagalin pa siya. Papa-hospital nga siya eh, para maresitahan siya ng tamang gamot. Makapagpagaling siya, makapag-start na siya magpagaling. Kasi nga, ilang araw siyang hindi magandang nararamdaman, hindi siya makapagtrabaho. Kaya ngayon, araw na to, papa-check up na siya para maresitahan siya ng tamang gamot. So, yun ang, no. So, lahat ng ating ano gawain, pending muna. Kasi nakasarado po yung shop niya. Hindi tayo makakapunta doon hanggat di siya ulit nag-o-open. So, ibig sabihin, kailangan paggaling niya, saka pa lang tayo makakapunta ng shop. So, medyo yan. Kaya lahat ng gawain na nandito akong gagawa na tamang-tama at nakuha na natin kahapon itong machine. Kahapon doon, isang araw pa. Kuha na natin. Diba, personal kong pinuntahan ito, personal kong kinuha doon sa
doon sa ano distributor ng ganitong basin. So hopefully matatapos kong lahat itong ano, ipoconcentrate ko bago ko lumabas ng bahay, ay lahat nung nandito na nandito na ano, tatapusin ko po lahat. Kay ano nga lang, sa part ng isa, mayroong isang nagpapagawa sa atin na unreachable. Pag ako yung tatawag sa kanya, hindi ko siya makontakt. Kasi una, pag ano kasi, paggawa sa atin, nang dumating yung kanilang receiver, ay diretso ano po yan, ipiprepare ko yan, tapos diretso gawa yan. Ngayon, hindi na siya nagparamdam. Kasi after na magawa yan, pinapakontak ko siya na para sabihin sa kanyang gawa na tapos na yung kanyang airgun, ready to ship na pabalik. So ang ano nga doon is para mapabalik naman yung mga ginastos ko. So hindi, walang reply, walang ano, walang respond. Tapos kahit ano, kahit tawagan ko siya, hindi siya sumasagot. Tapos makalipas ang halos isang taon, at tumawag siya sa akin. Sir, ako yung wala ika ako nare-receive na ano, na wala daw siya nare-receive na mga text. Ngayon, ang ano ko doon, ay pero active yung number niya. At yung itinetext namin, yun yung ipinantawag niya sa akin last week. Sabi ko, sir, ay di titingnan ko. So, ayan, nagawa ko na itong ano niya, ang kailangan ko na lang is yan, may mark na nga. Kailangan ko na lang lagyan dito ng O-ring. Yan, may butas na, yan, okay na. Yung haba niya, okay na rin. Tapos, bukas, lalagyan ko na lang ng groove ng O-ring yan dyan. Para sukatin pa kasi yung mga butas niyan eh. Kung saan nakapwesto, kung saan ko lalagyan ng butas ito. Tapos, pagkalagay ng butas, dun maglalagay tayo ng O-ring. Kailangan, di ba, balik. Pero, dahil saktong-sakto yan, itong barrel niya, kaya pinutol ko na to. Dami kasing sira niya kasi yan. Mapapansin nyo, nilagarian. Tapos, tinupi. Pinukpok. Na ganun. So, hindi na siya pakikinabangan ng maayos. Kaya ang ginawa ko, pati nga itong ganito niya, putol kasi may firing pin siya dito. Nilagyan siya ng bukol o nagtira para ano, sa gilid. Para yun yung pupukpok na ganun sa... Kaya tinanggal na natin yun. Hindi na siya ngayon... PCP na siya. So ito, ginawa ko na rin yung barrel niya. So ayan, so naisusok-sok na siyang ganon. Tapos yan, yung dating ano niya, walang ganyan. So ito, nilagyan natin. Oh. Medyo hindi nga lang ganon kakinis ako magbutas ng ano, kasi nga medyo kulang pa tayo sa gamit para dyan. Pero ano naman, okay na rin, tinesting ko na rin siya, lagyan ng pellet, okay na. So, dyan na siya, oh. So, ayan, oh. So, dami kasing sira niya. Tapos ito, oh, loose thread yung, ano niya, ayusin pa natin niya, magre-retread pa tayo. So, ayan, oh. So, ayan, oh. Okay na siya. Gamitin kasi itong pantiksay. Dami niya kasing sira. Kaya, ano, dito magre-repair pa tayo. Tapos, ito bang gagawin ko dito? Yun nga, nagawa na natin to. So, palitan natin ng install valve. Bukas. So, sabi ko nga,
hanggang bukas ko ang gagawin. Then meron pa nga tayo dyan na meron pa tayong isa na ayusin pa natin, kulang pa ng piyesa, naiwanan ko doon sa shop. So ano natin, then yung kausap ko sa bat, di ano na natin yun na so dito ano na lang, threading na lang kasi ayan inigpitan ko na yan, dire-diretso lang ipit ang tornilyo. Then ito pa meron pa rito yung tornilyo nito, naisuot ko agad yung baril, wala ba ito? So bukas tatawagan ko yung ating ano, tornero, kumusta na siya. Tapos kasi yung ibang ano daw, kailangan ko makuha kagaya ng pyesa noon. Kasi hindi tayo makakasingil hanggat hindi yan ako kumpleto. So, kailangan na natin ng ano, kasi doon sa mga orders natin. So, ito muna. Ito, papalitan ko rin to. Papalitan ko rin to bukas. Ayusin ko to. Para mas maganda yung kanyang ano. So ayan na, nakakabit na siya. So ayan, saktong-sakto po yan, wala kasingaw-singaw yan pag pumunta ko yan. Kasi pati o-ring yan, pati o-ring yan, lalagay natin ng ayos. So ipitan natin, pati yung groove ng o-ring niya. Sukat na sukat yan sa o-ring kasi sukatin natin siya. Bag, sukat natin siya doon sa groove niya. Ayan o, tibay na ano. Walang kakalog-kalog siya kasi may suporta doon. Kaya bali dalawa ang kumakalog dito. Ayan, ay dito. Dito sa likod. Ayan o. So dito matibay siya. Wala siya na lang. Ano siya ikabit. Tapos ayan, ito o. Kumawang na o. Okay. Kinalas ko yan. Tapos, yung pala, ito lang yung sumasabit. Kaya, tapos hindi rin siya nakakasaw. Sagad na siya. Pero ano, i-check ko pa yon. Sagad na, pero hindi pa rin, ano, hindi pa rin umaabot doon sa likod. So, medyo problematic kasi to. Sabi sa akin talaga nito, talagang ito may sira talaga. Sabi nga ng may-ari, kukunin daw ba niya? Tinanong sa akin. Eh, sabi ko, kung kumpleto naman yung pyesa, kunin nyo. At ngayon naman, lahat naman ang ano, napapagana natin eh. Kasi ito, may-ari nito, ang bili niya rito, ang 5 lang. Ang 5 niya lang kinuha. Kaya, sabi ko, sige, sayang yung kunin mo. Kasi, sa barrel pa lang, medyo, ano, kumbaga, nga pala to, hindi ko natingnan yun, hindi ko na pagmasdan agad to, dapat para sa ilalim. Pero dito ko na nagawa eh, kasi, kanina may takip to. So, gawin na lang natin ang ano yun. Importante, tapos na i-fabricate dito. Tapos okay naman siya. Ayan o. So, okay. So, o-ring na lang yung kulang. So, gano'ng kalaki yung nakapasok. So, gano'ng kalaki. Oh, mahaba. Makapaglagay pa talaga tayo ng o-ring. Titingnan ko lang dito. Bubutasan din yung barrel, tapos tagos dun sa pwede ko tong tanggalin din muna, then para malagyan ko ng marka sa ilalim kung saan siya bubutasan, and then kasabay ng mamarkahan tong isa. So mabilis lang, dire-diretso. Pag butas mo ng isa, malalagyan din ng marka yung isa, so madami na rin siya. So yun, gawin natin ng maayos para kakaya doon sa may-ari nito. Ordinary kahoy na lang daw yung gamitin, hindi na bullpup kasi nga ang dami pang aayusin. Kaya hindi ko, ano, so, ayan yung
ang dati pang offset natin, yung luma, yung bilog. Ayan. So, nasa ibabaw yung kahilera, yung gauge niya. Tapos, ano na lang, since ano nga, talagang matrabaho siya, bukas, matatapos ko na to. Tapos, tawagan ko yung ano natin, yung tornero natin, kung pwede akong pumasyal doon sa susunod na araw para makuha, para makasingil naman ako. Makuha ko yung ano, yung naiwan na pyesa nung isa, kahit di pa nagawa yung ibang offset. For the meantime, muna na tayo, total nagagawa na yung mga ganito kasi meron akong machine. So, papasalamat din ako at nakabili tayo nito. So, ganyan. Yung mga maliliit na bagay, mga bulb, mga yung mga ganito, dito na ginagawa mismo. Dami na ng ano rito, dami na ng giling na bakal. O, kasi dami na ng ginawa. Ginawa pa akong bulb, gawa ako ng isang offset. Nag-testing ako mag-thread kasi tinitin ako kung talagang okay sa pang-thread. So, okay naman, oh. Maganda naman yung threading niya, oh. So, yun nga lang, medyo mahirap mag-thread dyan kasi magko-combine ka pa ng gear. Kakalasin mo yung gear, tapos magko-combine ka. Pero okay lang. Talagang ganun, eh. Wala kasi tayong pambili nung ano na, yung pag kombinasyon din ng gear pero may switch lang. Eh yung sa atin talagang papalitan ng gear. So, ganyan talaga. This gumagalaw at may nagagawa ko pag mga ganito. Alam niyo yung ganito, kailangan dadalhin ko pa sa shop 'yan. Papatorno pa ako doon para gawin lang yung ganito. Kaya ngayon, dito na nagagawa na. So, napakasaya ko noon kasi pwede ka nang mabuhay independently. Pwede mo nang gawin lahat dito. Analysis lang. Eh ako naman, matagal na ako air gun. Taon na din. Lampas na isang taon. Magdadalawa na. Kaya, alam ko yung mga parts ng air gun, principle ng air gun, paano ano. So kaya magbe-base na lang sa analysis kung paano ko siya bubuin, gagawin dito sa machine na to. So ano naman tayo, sanay tayo gumamit ng industrial machineries. Yun yung machine na ilalagay mo doon ay frozen pa na ano, na karne. Lagay mo doon sa unang stage. And then paglabas niya, pati na. Yung ginagamit na pala man sa hamburger, yun na. Paglabas niya, nakahawak na tayo ng machine na gano'n. Ako mismo yung nagpapatak mo noon. Isiset ko sa umaga yon, tapos pagtakbo noon, yan. Yung wala na akong gagawin. Kasi umaandar na. Ano lang ako, may gagawin lang ulit ako pag nasira yon. Halimbawa, nagloko, nagre-reject. Yon, doon lang ulit ako kay Kilos. Ayusin ko yon, set ko yon. Ayan yung...